Hello guys! So, andito na naman po ako ngayon para mag-share ng aking special menu. So, ngayon ay naisip ko pong magluto ng tinatawag nating bopis. So, ito ay masarap na pulutan, pero masarap ding ulam syempre. So, ano lang ang mga ating sangkap sa ating gagawin bopis? So, unang-una po ang bopis po ay merong baga. Ayan. So, naano ko na po siya, na chop ko na po siya. So, yung paghahalabos po, ipapakita ko na lang po sa inyo mamaya. No? Kasi nilaga ko po ito sa tanglad, asin at paminta. So, para hindi, para mawala po yung lansa niya. No? Ayan. So, ayan. Tapos, pagka medyo malamig na, pwede niyo nang gayatin. Ayan. Baga po yan, may kasama po yan, puso. Ayan. And then, meron tayong labanos. So, ito, labanos, pampabalanse po yan ng lasa. Ayan. Meron tayong siling green, tsaka siling pula. So, yung anghang po, pampanghang po yan, depende po sa inyo. Kung gusto nyo po ng mas maanghang, dagdagan po ninyo. O kung gusto nyo po ng hindi masyado maanghang, konti lang po ang gamitin nyo. So, ako, medyo maraming sili dahil mahilig kami sa maanghang. So, meron din po akong atswete. Ayan, ito po yung pampakulay natin, ano? Ayan. Meron akong asin at paminta, pampalasa. Ayan. Meron akong luya. Ayan. Sibuyas, bawang, at saka kamatis. Ayan. At saka ito po, ating kalamansi. Ayan. So, pwede rin kayong gumamit ng suka, ano, kung gusto nyo. So, dahil maraming kalamansi dito sa amin, so, naisip ko kalamansi. So, yung iba po kasi version ng bopis, meron silang atay na hinihalo. Pero sa akin po, wala. So, ito po ay purong baga lang. Ha? So, ayan. So, umpisa na po natin ang ating masarap na bopis. So, painin natin ang kawali. Ayan. Lagyan natin ng mantika, siyempre. Ayan. Maraming mantika. Ha. So, ang una po natin procedure. Igigisa natin or sasangkutsahin natin ang ating baga sa luya. Ayan. So, bakit po? Pampatanggal po iyon ng natitira pong mga lansa-lansa or basta masangkutsa natin para medyo siyang crunch na tinatawag. Umpisa na po natin. Ayan. Luya. Lagyan po natin yung ating luya. Ayan. Ayan. Tapos, lagyan natin yung ating baga. Uy. Napakasarap pang pulutan ito. Pero napakasarap din yung ulam. Saka hindi siya basta-basta masisira. Lagay nyo lang siya sa rek. Tatagal siya kahit mga 2 days, 3 days. Tapos initin nyo lang. Lagay nyo lang siya bago, ng bagong sakit ng hangin. So, sasangkutsahin lang po natin ito ng medyo matagal-tagal din naman. So, magbabago po ang kulay niya, magdadark po. Pabago po natin siya sa isa sa ibang ating ingredients, no? So, kung napapansin niyo po, medyo nag-brown na siya, no? So, ito po, konting sangkot siya pa po. Ano? Para medyo mag-dark brown pa. Kasi minsan may mga bopis po na medyo malansa. So, yan po iniingatan natin, no? Kasi ito po ay baga, ay laman loob po ito. Kaya, kailangan malinis po ang lasa niya. Ayan. Yeah.
So ito po ay baga ng bago, yun o. Sa iba, nilalagyan ng katay, nahaluan ng katay. Yan. So hintayin pa po natin yan, mag-brown pa ng husto, ano. So ngayon po ay brown na po siya, ano, yan, dark brown na po. So sangkutsado na po ito. So ang gagawin po natin dito ay hahanguin po muna natin. So medyo mabosisi po, ano, ang pagluluto. Napakadali lang na mas sundan. So hanguin po muna natin siya. Lagay po muna natin dito. Okay. So, sa parehas pong kawali, ang dali po ulit tayo ng mantika. So ngayon po, igigisa naman po natin yan sa bawang, sibuyas at kamatis. So meron po kasi iba ay recta na po, no? Hinigisa po na po nila ng diretso pagka ano po, nahalabos na po. So yun sa akin, dalawang gisa. Isa, una sa luya, tapos dito sa ating kamatis, sibuyas, bawa. Okay. So, ibang version ng botis, actually, ang nilalagay nila is carrots or bell pepper. Ayan. Pero sa akin po, labanos. Mas masarap po kasi balance yung lasa. So, may binibigay na ibang lasa yung labanos. Kumbaga parang hindi ka mauuman. Ayan. So, pag nagisa na po yan, nagisa lang po natin. Babalik na po natin yung ating baga, yung sangkutsadong baga. Yan. Ano po, nagisa lang po natin ito. Nice. So mula po dito, eh, madali na po yung procedure. Kasi hintayin nyo na lang maluto ito eh. Kasabay ng ibang ingredients. So ilalagay ko na rin po yung labanos. Gisahin lang natin yan ng konti. Ang bango. Naamoy niyo po ito, napakabango po. Pag nagigisa po tayo. So lahat po kasi ng pagkain ay ginigisa natin ay ano, mabango. Okay. So yan, nakahalo na din yung labanas natin. So okay lang po yan kahit medyo malaki yung galit ng labanas. Kasi maya maya medyo alin, pili na rin yun, hindi na rin pawapansin.
So ngayon, i-a-add ko na ang ating atsuete. So yung atsuete, nilagyan ko na ang mahinit na tubig para labas yung gulay niya. So may atsuete kasing hindi masyado malihiya. Yan, sinasabi. So hindi makulay. So pili kayo na atsuete yung makulay. Okay. Yan, yan po yung magpapakulay sa kanya. Okay. Ah, nakita niyo kung kulay na po siya. After po niya, ay lalagyan po natin ng tubig. Pasabawan ko po kasi ako, ano, sisimmer natin ito eh. Hindi naman masyado madami kasi bumis naman na hindi masama. Simmer lang natin siya po, mga 10 minutes siguro, 10 to 15 minutes. So isi-season ko na po siya ng salt. Simmer lang natin ito, 10 to 15 minutes. Okay? So, balikan natin yung yami yan. 10 minutes, silipin po natin. Ayan. So, medyo naiga-iga na po siya ng konti. Kaya, ilagay natin sa baho kanina. Okay. So, titikman po muna natin, no? Yan. So, okay na yung alam. So, para sa akin, okay na, no? Yan. So, ngayon, i-add ko na po yung aking chili. Yan. Sili nga ba? Saka labuyo, yan. Actually, hindi labuyo yan, eh. So, yung sili mga. So, kung gusto niyo na mas maanghang pa, dagdagan niyo na lang po. Yeah. So, na-simmer siya ng 10 minutes, no? Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, 10 to 15 minutes. So, after 10 minutes, eh, sinilip natin at medyo may konti pa siyang sabaw, no? So, may, pwede pa natin siya ng... Ay, tutuloy natin yung ating 5 minutes na simmering pa. Yeah. So, inad lang natin yung sili pa. Tumalab na po yung anghang. Yeah. So, ayan, add na natin yung sili. So, pwede na rin natin i-add yung kalamansi natin. No? Yeah. So, pwede naman pong suka ang gamitin nyo, no? So, maraming kalamansi dito sa amin. So, kaya kalamansi ang ginamit. Hindi lang po sama yung buto, mapait po. So, siguradong hindi po malansaya pagkaya ng na-expect na yung iba. Kaya pag laman loob po ng baboy, kadalasa malansa kung hindi po na-prepare ng tama.
So sa paghahalabos pa lang po, tinatanggal na po natin ang unti-unti lang sa yung pagsasangkot siya hanggang doon sa habang kumukulong po siya o habang naluluto pa o di o so huwag po kayo mag-alala, hindi po yan maaasin so ibang popis kasi gusto nila maasim sa akin konti lang, ayoko na masyadong maasim sa popis so ayan nalagay ko na po yung calamansi pang patanggal so ba? Okay, pupukasan natin yung may nalalasahan tayo tsaka yung may naaamoy pa. Okay. So, yung simmer pa po natin sa under 5 minutes kasi 15 minutes natin yung simmer yan na po. So, mga 4 minutes na lang siguro kasi pa 1 minute na to ay halos na natin paglalagay ng other ingredients. So, balikan po natin yung natin. So guys, yan. So after 5 minutes or 4 minutes pa lang na simmer. Ayan. So, ito po ang luto na. Okay na po ako dito. No? Kasi, ito naman po yung nasampot siya natin kanina. Inalabos natin, sinampot siya natin. So, hindi na natin kailangan masyadong lutuin ng sobra-sobra. So, ayan. At nag-reduce na rin po yung sabaw niya. So, ayan po yung hinahanap natin. No? Yung parang sarsa lang. Ayan. Ganyan lang po. Medyo naiga ng konti. Okay. At ang maanghang-anghang, maasim-asim. Ayan. Malinam-lam. Ayan po, ang ating bopis. Napakasarap na bopis. Pwedeng pang bulutan, pwedeng pang ula. So, ayan po. There you go. My own version of bopis.